What's up sa inyong lahat? Kamusta mga ka-DIY? Ngayong araw, i-discuss ko yung madalas na tinatanong sa akin sa comment section, which is ano daw ba ang ginagamit kong laminate. So ngayon, pag-uusapan natin to, ano bang lasit laminate ang ginagamit ko at saan to nabibili at magkano ang presyo nito. Pero bago tayo magsimula, salamat sa mga nag-subscribe sa akin at 1,000 subscribers na tayo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe at gusto mo yung mga content na ginagawa ko, please pakipindot naman ang subscribe button and bell icon para lagi kang updated tuwing nag-upload ako ng video. At sa mga comment section, salamat sa lahat na nagko-comment. Konti na lang, mamonetize na kami ng YouTube. So, salamat sa support na yun lahat at sa lahat ng tuwing nanonood kayo sa akin. Salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. So, simula na tayo. Okay, bago ko i-discuss ko anong klaseng laminate ang ginagamit ko, ano nga ba ang formica laminate? O ano nga ba yung laminate? Saan ba ito gawa? So, sabi sa pag-review ko o sa pag-check ko sa internet, ang laminate pala ay may tatlong layer. Yung bottom layer is yung brown paper coated with phenolic resin. Then the second layer will be yung decorated paper. And the third layer yung clear sheet. Para siguro para hindi siya para scratch resistant siya. So yung both second and third layer ay coated siya ng melamine resin. So yun. So, kaya pala kapag bumibili ka ng plywood na nakalaminate ng tawag is melamine. Ang melamine pala is parang hindi siya tatayo kasi kung wala yung first o yung bottom brown paper coated na phenolic resin na naka-coated. So, hindi pala siya tatayo kung wala nun. So, yun pala ang laminate. Okay, ano nga ba ang brand na ginagamit ko? So, ito na, nakatayo. Next, kasubaliktad, nakagamit ako ng front cam. Pero basahin nyo na lang. Ang tatak o ang brand na ginagamit ko is Rushil Decor Limited. Ano ba itong Rushil Decor Limited? Isa itong kumpanya o isa sa mga leading company na nagpo-provide ng mga HPL o high pressure laminate. Hindi lang yun, marami rin silang iba't ibang klase ng mechanism o iba't ibang klase ng mga item o products. Ang Rushil is sa India. Nandun siya unang tinayo. At tinatag siya ng 1993. So yon ang background ni Rushil. So check nyo na lang sa internet, type nyo is Rushil Decor Limited para makita nyo yung website nila. At check nyo kung ano yung mga item na meron din sila, kung ano yung ano nila, background nila. Okay, saan ba ito nabibili? Dito sa Pilipinas. Siyempre, dahil laging malaking parte ng career ko o ng pag-modular ko, itong kumpanyan to, isasama ko na sa vlogging ko. So ang exclusive distributor na Rushil Decor Limited dito sa Pilipinas is CSR Furniture Hardware Supply Incorporated, which is located sa Espeleta Street sa may Santa Cruz, Maynila. So doon siya nabibili. So yun ang supplier ko ng Rushil Decor Limited. At ito ang kanilang brochure. So kung napapansin nyo, kung bibili kayo sa Wilco, bibili kayo sa Home Depot o kahit sa ang bilihan ng laminate, mapapansin nyo, napaka-limited lang kasi nung decoration o nung style na meron sila o nung kulay na meron sila, napaka-limited lang na meron sila doon. At kung ano lang nandoon na available sila, yun lang ang bibili nyo. Unlike dito sa binibilihan ko supplier, kung ano yung nakikita nyo dito sa brochure na to, yun ang mabibili nyo sa kanila. At ano pa mabibili nyo sa kanila? Kompleto sila sa edging, kompleto sila sa edge bud, iba't ibang klase ng sukat, iba't ibang klase ng laki. At ando rin din, may mga adhesive din sila doon, kung yung ginagamit ko sa susunod na video ko, yung adhesive ang re-reviewin natin, iba't ibang klase ng adhesive at yung adhesive na ginagamit ko na nabibili ko sa CSR lang. Okay, magsimula tayo. Ano ba to? Ito yung brochure nila. So, kung pupunta ka sa kanila, pwede ka bumili nito. Hindi ko lang alam kung magkano nila binibenta, pero ang base sa narinig ko is 1,000 nga. No?
ito, 1,000 ang pagbibili ka ng ganito at susubukan ng mga trata o gumawa, gusto mo na may sample ka, brochure ka, bibili ka nila sa kanila nito. So yan, yan yung brochure nila. Ito ang latest nilang brochure at andito ang mga latest na design na meron sila. So magsimula tayo sa unang page. Siyempre, table of content. Andyan lahat. May tatawag silang SF, MF, GF. Okay. Ano ba ang MF? Ayun siguro yung matte finish. GF, glossy finish. SF, special finish or something. Hindi ko alam kung meaning nun actually. Pero ayun ang madalas na ginagamit namin, yung SF. Meron silang iba't ibang klase pa ng tag. Pero yun yung mga mahal. Iba ang presyo nun. Sabi ko nga, iba-iba ang presyo. Bawat kulay. Depende sa kulay na bibilin mo. So, magsimula tayo sa unang page. So, ito yung premium solid color nila. Ito yung parang modern o parang malinis lang siyang tignan. Solid color premium. So, iba't iba klase yan. Ang tawag pa rin doon is SF. Pero alam ko, iba ang price neto doon sa original na SF. Ito naman, solid colors. Ito lahat ng solid colors nila. So, sinasabi ko nga, lagi akong gumagamit ng puti sa loob. Standard ko kasi. Kunyari, paggawa ng cabinet o gagawa ko ng cabinet, standard doon is puti. Ang madalas kong gamitin ito is MF. MF8001, ayan ang madalas ko gamitin sa loob. Pero kayong bahala, nasa sa inyo naman yan. Pwede rin kayong gumamit ng mga tulad nito, ng mga off-white na nasa loob siya. Pero ako standard ko sa MF8001. Bakit yun ang standard ko? Kasi mas less ang price nun kaysa sa mga ibang kulay. Then ito yung mga ibang solid colors. Brown, gray, blue. Then next solid color, green. Pink. Sa ibang brochure kasi o sa ibang bilihan, may brochure din sila pero kadalas hindi naman available at hindi ganito karami ang available nilang mga design. So, yeah. Okay, next. Ito ang Sync Series. Hindi ko alam kung ano to pero kasi hindi pa ako nakagamit nito pero kung hawakan nyo siya, ano siya, imbus, parang ano siya, touchable, nahawakan mo yung design niya. Nahawakan mo yung design niya. So, hindi ko alam kung para saan to, pero ang code nito is SYO. Hindi ko alam, malamang medyo mahal ang presyo nito o doble ang presyo nito dun sa normal na SF na binibili ko. Pero yan, iba't ibang klase siya ng kulay. Then next is SOCAT. So, tinawag sigurong SOCAT. Oh, ito, classic mat. Classic mat muna. Bakit siya classic mat? Kasi pag ginawa ko siya mat na mat siya, pero wood grain ng floor. Kulay niya. So, classic siguro. Classic talaga ang design niya. Then, SOCAT, ayun yung parang, siguro, parang, ayun, no? Pag hinawakan mo siya, para siyang mga, ano, hiwa-hiwa ng saw. Pero, wood finish pa rin siya. Meron din silang natural touch. Yun yung natawag na natural touch is yung naka-imbose siya. O yung pag nawakan mo, nararamdaman mo yung bawat texture niya. NT ang kanyang code. Mas mahal ito compared doon sa SF na ginagamit ko. Mamaya papakita ko yun. Natural touch pa rin. Iba't ibang klase. Mahogany, cherry, oak, etc. And HL finish. High laminate finish. Ito yung mga ginagamit sa mga, hindi lang pang cabinet to, pwede to pang ano, pang mga dingding o pang mga hotel. Kasi ano siya, parang siyang metal. Pag nawakan mo. Parang ito rin metal, oh. Yan. Ito siguro yung mga pwedeng pang kitchen sa mga restaurant. Ito rin metal, bronze, cetera, gold. Yan. So, ito yung parang mga, ano siya, mga parang metal nga ang finish niya. Mahal to. Kung di ako nagkakamali, mga nasa 2,500 o 2,800 o 3,000 something ang presyo nito. Per sheet. Per sheet. At saka pag ito pala ang bibilin nyo, titin ko lang, pag ito pala ang bibilin nyo, wala siyang dedicated na ano na edge band. Kasi bakit? Kasi nga, most likely ginagamit siya pang mga walling o pang mga flat surface na hindi na kailangan ng edge. Ayun ang pagkakano ko. Kasi nung bumili ako neto noon, wala silang available na ano, para dito. Kasi hindi nga, kasi matalim siya.
matalim siya, madalim ang dulo niya. So hindi siya parang hindi siya okay pang ano, pang cabinet. The next stone finish. Ito, pwede to. Kunyari, namamahal lang kayo sa granite o sa synthetic granite o sa tiles. Gusto niyo mag-wood laminated lang. Ito, parang bato ang finish niya. Ito yung mga style ng pang stone nila. So, pwede itong pang countertop ng kitchen, pang countertop ng vanity, o pang countertop ng mga counter table o mga breakfast nook. Ito nga again. Ayan, mga stone finish siya. So, marami siyang iba't ibang klaseng pang stone finish. So, marami kayo mapagpipilian talaga pag doon kayo bibili. So, patterns. Ito, may mga patterns. So, nakikita nyo naman kung ano yung patterns. Ibig sabihin, para siyang printed. Next is patterns pa rin. Fabric. Para siyang tela. Tura niya, parang tela. Ayan, parang tela. Next is veneer finish. Although hindi ito yung veneer finish, pero pag hinawakan mo siya, para siyang veneer. Para siyang kahoy talaga. Pag hinawakan mo siya. So yan ang veneer finish. Wood grain finish. Ito na yung SF na sinasabi ko sa inyo. Ito yung madalas namin gamitin. Kapag may mga client ako o gagawa ko sarili kong cabinet, ito ang ginagamit ko. Is yung mga SF. Yan. Ang presyo nito is ranging 750 to 850 something. Depende sa kulay. So yan. Iba't ibang klase ng kulay. Marami siyang pwedeng option na pagpilian. Yan yung puro wood grain to. Puro wood grain. Nagsisimula sa light to darkest. Iba't ibang klase siya. So, marami ka talagang pagpipilian pag crucial decor. Kasi actually, alam ko, 500, tuloy nga kalagay sa harapan, 500 plus design sila na meron available. Yan. Yung mga wala ay yung mga di, ano, out of stock or hindi na nila binibenta. So, yan. Iba't ibang klase. Ito, parang stone pa rin. Yan, ito. Ang ganda yung mga yan. Okay. Ito naman, yung horizontal wood grain. Ito yung, kasi normally, pag bibigyan laminate, ang laminate niya is yung pababa. Pababa ang kanyang haspe. Pero ito, yung mga horizontal. Ito naman yung mga horizontal. Ang haspe niya is pa-horizontal. Pag binili mo siya. So, yun lang para dito sa laminate na to. So, ang dami kasi nag-comment at nagtatanong at sinasabi ba't di ko daw binabanggit. So, ito na, binanggit ko na para sa inyo. Para matutunan nyo din. So, ilalagay ko ang description. Pag bibili kayo sa CSR dun sa Espeleta, sa Cady Marketing ko tawagin. Dapat ready na yung, kasi maraming client din silang inaatupag. Dapat pag pupunta kayo doon is ready na yung bibili nyo. Pero pwede kayo mamili doon, nga lang dahil situation natin ngayon na pandemic. Dapat pag pupunta kayo doon, ready na kayo sa bibili nyo para mabilisan ang pacing. Kasi one person allowed lang pumapasok sa loob. Pero noon, pwede kayong doon mamili. Marami kayong option na pagpipilian doon. Siguro unti-unti ko, re-reviewin ko lahat ng product na meron sila. Ano ako doon, loyal ako sa store na yun kasi yun na talaga, since nagsimula ako sa pangongontrata, yun na talaga ang naging supplier ko sa lahat. At hindi naman ako napahiya sa bawat laminate na ginagamit ko, pati sa adhesive. Susunod na review na meron na gagawin ko naman is yung adhesive ko na ginagamit ko. Adhesive. So, salamat sa inyo lahat. Kung gusto niyo mo nga ang content na ginagawa ko, please huwag mo naman kalimutan na mag-support. Pindot ang subscribe button, pati ang bell icon. Pakipindot na rin ang like button at mag-comment ka na rin kung ano pa yung iba mong question o kung may inquiry kayo at gusto kayong magpagawa, please email me at jdmamodularcabinet@gmail.com. Lalagay ko rin sa description kung ano yung ano na yun, email ko. Doon muna tayo mag-usap bago ko ibigay ang buong detalye o magano ang buong presyo kung magpapagawa po kayo. At sa ibang inquiries, pwede nyo rin ako email doon sa email ko na yun. Sa likod ko, yun yung mga trabaho ang ginagawa ko. Sobrang dami. Hindi ko na alam sa paglalagay. Kaya planning na ako makapaghanap ng malaki-laking gawa. So, salamat.
Hanggang sa susunod, mga ka-DIY, salamat sa suporta. At least, tuloy-tuloy lang tayo. So, thank you mga ka-DIY. Hanggang sa muling video natin. Salamat!